Kung di mo kayang i-control, ibigay na sa Diyos. Bakit kasi kung ang unang stage ng problema ay tayo muna ang gumagawa ng solusyon, no? Tayo muna as in ikaw na muna. Minsan ang tingin natin ay yakan-yaka mo ang sitwasyon dahil na rin sa naliliitan ka sa problema. At sabi mo sa sarili mo, kaya ko to. Kaya ko to. So mula umpisa hanggang sa matapos, ikaw ang gumagawa. Hindi mo naman nakikita ang lahat ng pwedeng mangyari. Meaning, hindi mo nakikita ang future. So, nakadepende ka lang sa nakikita mo. Nakadepende ka lang sa nasa harap mo. In short, hindi ka naman perpekto dahil tao ka lang. Well, hindi naman first time na sasabihin ko sa iyo na ibigay lahat sa Diyos at wala kang gagawin. Ang point ko lang, lahat ng gagawin mo ay guided ng Diyos. Lahat ng kailangan mo ay mapupunta sa harap mo. Nakakita ka naman siguro ng isang tao na nasa gitna ng problema. Pero kung magsalita at kumilos, ay parang walang problema. Parang pa easy-easy lang. Parang magaan ang mga araw-araw. Sila ang mga taong guided dahil naniniwala sila na tinutulungan sila ng Diyos. Ang pag-aalala ay hindi mo makikita sa kanila. Kasi sabi ko nga, kung ang pagiging worried ay makakatulong o nakakatulong sa'yo sa dami ng problema sa mundo, mukhang makakarami kang being worried sa buhay na ito. Again, ang point ko, ibigay ang lahat sa Diyos. Hindi lang isang part ng ating buhay, tulad ng pamilya. Pwede mo ring ibigay ang trabaho mo, mga plano mo, mga gusto mong gawin. Ulitin ko, sa Diyos, unahin ang Diyos. Sa Kanya mo muna ibigay at i-share. Kasi pag na-i-share mo na sa Kanya, hindi mo na kailangan i-share sa social media o kaya sa ibang tao. Isa pa, kung nasa sitwasyon ka ngayon na magulo na ang lahat, dahil nga na ikaw ang nag-umpisa, pwede namang pumasok ang Diyos sa eksena. I-offer sa Kanya ang lahat at kumapit lang sa paniniwala mo sa Kanya. Kung di mo kayang i-control, ibigay na sa Diyos. Tama. Kung di na kaya, ibigay na. Isuko na. Huwag magtira ng duda sa sarili. Umpisa ng ibang araw ang lilipas. Dahil may kakaiba na pangyayari o mangyayari. Sabi nga sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.